ating pagbubulay-bulay ngayon sa mensahe ng buhay, meron akong gustong ipabatid sa ating lahat, ang tatlong sangkap sa pangangaral. Una, ang mensahe. Inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa Biblia, ang kanyang alok na kaligtasan at ang katiyakan ng walang hanggang buhay. So ang unang sangkap sa pangangaral, dapat po mayroong mensahe na ipapahayag at ipapangaral. Mayroong mensahe na ipapahayag sa bawat isa. Okay, pangalawang sangkap naman ay ang mangangaral. Ang mangangaral, siya yung tao tumanggap ng katungkulang pumatawad sa Diyos at binigyan ng mensahe upang ipangaral. So, merong mangangaral. Kasi po, kahit po may mensahe, kung walang mangangaral, hindi po makukumplete. Ay, alam niyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, at mga kababayan, meron tatlong uri ng mangangaral. Una, ang mangangaral na dapat mo pakinggan. Pangalawa, ang mangangaral na maaari mo pakinggan. Pangatlo, ang mangangaral na hindi mo maaari pakinggan. Yan po. Kaya, dapat po suriin nating mabuti yan. Okay, pangatlong sangkap sa pangangaral ay ang kapulungan. Ang kapulungan, ito yung pangkat ng mga taong gustong makinig ng mensahe mula sa Diyos. Pangkat ng mga taong tumanggap ng alok ng Diyos at kapilang sa pamilya ng Diyos. Kaya tatlo po ang sangkap sa pangangaral. Una, ang mensahe. Pangalawa, ang mangangaral. Kahit po mayroong mangangaral at mayroong mensahe, kung wala namang kapulungan, may kulang po yun. Dapat kumpleto. Mensahe, mangangaral, at kapulungan. Salamat po at naway patuloy tayong mapagpala sa mensahe ng buhay. God bless.